sabi mo sa akin, hindi kita awayin. O sige, tingnan mo ha. Isasarado ko ang kapangyarihan na pinagkaloob ng aking ama sa kanan, kamay ko, at gusto ko lang siya makayusap sa pamamagitan ng isipan ng Panginoong Kristo. At sa ngalan ng Poong Nazareno, at hindi kita sasaktan, may isa kong salita. Amen. Yan. Anong kailangan mo sa batang ito? Dasal. Eh, anong pangalan mo? Paano kita madadasalan? Alam mo pangalan mo? Paano tagal ka ng patay? Hindi mo alam kung kailan ka namatay. Paano ang panikopokopong? Saan ka nakatira? Nasasaktan ka ba sa akin? Bakit iniipit ko yung hininga mo? Kung bibitawan ko yung pulso mo at pulso nito para makausap lang kita sa pamamagitan ng Jesucristo, ng Panginoon natin lahat, hindi ka ayos sa katawan niya para makausap kita ng maayos. Hindi kita sasaktan. Sagot. Hindi. Hindi ka makakapag-usap. Ibig ko sabihin, hindi ka ba makakapag-usap sa akin na hindi ko ito binibitawan? Naintindihan mo? Kailan? Hawak ko to para makausap kita. Sinong tumawag sa'yo? Ang Ama sa Langit o ang Poong Nazareno? Siya ang tumawag sa'yo? Kailangan mo ng dasal. Doon ka nakatira sa likod ng bahay. Kailan ka pa pumasok sa katawan ng bata nito? May ilang araw ka na sa loob ng katawan niya? 3 days na? Simula ngayon? Wala kang pangalan. Bata ka lang. Babae ka. Ilan ang nakatira doon sa likod ng bahay niyo? Kasi walang tao. Ilan kayo? Tanong mo nga nung... Madami kayo? Po, tanong mo nga nung kausap ang cellphone. Yung may kausap ang aking asawa, ikaw ba ang tumawag sa kanya? Sa cellphone? Uy! Sabi ko nang mabay. Paano ka nakakapasok dito sa loob ng bahay na sinilyuhan to ng Panginoong Kristo? Dahil hindi ka masamang tao. Pinapapasok ka ba ng mga anghel? Nagpaparinig ka ako na ay sa amin din yung mga rebulto namin. Tanongin kita, may selyo tong buong bahay, walang makakapasok sa buong mga masasamang espiritu dito. Ibig sabihin, hindi ka masamang espiritu. Isa ka lang ang bata. Sino ang nagpapasok sa iyo rito? Sinong anghel? Ituro mo, ilan ang anghel na kapaligid sa bahay dahil nandito ko? Ilan sila? Hindi mo sila nakikita. Ipapakita ko sila sa iyong isipan, ha? Pumikit ka. Buksan ang mga mata at isipan at puso't kaluluwa. Panginoong Kristo at Amang Nazareno, ilawan niyo po ang aking mga kamay upang ipakita sa kanya ang buong bahay na anak ka Selyo kung ilan ang bantay sa araw nito nang dito po ako bilang instrumento niyo. Ilan ang anghel na nasa paligid? Tingnan mo. Hindi mo sila makita. Kailangan mo lang tagal ng dasal. Pinapasok ka ng mga anghel. Kasi nakakapasok ka eh. Ikaw lang ba nandito sa loob ng bahay? Pero doon sa bahay sa kabila, ilan kayo? Anong kailangan nila? Ilan ang patay? Marami. Ilan kayong lahat? Kaya mong karpulahin? May mga maligno pa doon? Apo, tanong mo, ba't niya ako gusto kausapin? Ba't gusto mo kausapin yung asawa ko? Ba't sumabat ka doon sa cellphone ng ating gabi? Anong kinakailangan mo? Ba't tinawag mo siyang Sinda? Gusto mo ako makausap? O gusto mo siya makausap? Sino bang gusto mo makausap? Siya o ako? Bakit? Makataka. Bakit? Makataka ang asawa ko. Gusto mo siya? Hindi mo siya gusto. Nakipag-usap ka lang. Eh ikaw ngayon, anong nakikita mo sa akin? Pakiating kita sa langit. Anong nakikita mo sa akin? Masama ba akong tao? Anong nakikita mo sa mga mata ko sa buong kaluluwa ko? Dahil kaluluwa ka, nakikita mo ko eh. Mabait ako? Salbahe ako pag nagagalit ako. Tanongin kita, mabait ako. Ano ako ng Panginoon bilang instrumento niya dito sa bansang Pampanga? Kaano-ano niya ako? Kung sinasabi mong mabait ako. Nakakatakot ba ako? Tinatanong kita, nakakatakot ba ako? Hindi kakayanin ang physical na katawan ng batang ito na tumagal ka sa loob ng katawan niya. Tinatanong kita, pakiating kita sa langit. Isang tanong, isang sagot. Mabait ba ako? Nakakatakot ba ang puso ko? Ang mga mata ko? Ako, tantang. Hindi. Hindi nakakatakot ang mga mata ko? Kanino ang mga mata to?
ni Papa Jesus to? Hindi ko tumata? Patay na ba ako? Ilang taon na ako? Di ba matagal na akong patay? Kaya sa'yo eh. Kung sakalkulahin mo sa mga tao, ilang taon na ako ngayon? Mga daan taon na? Di ba hindi ko katawan to? Yung may-ari ng katawan nito ay patay na, di ba? Ipinadala ako ng Panginoon para magana. Ipinadala ako ng Diyos dito para maglingkod sa mga tao. Dahil hindi ko tumata, di ba? Ngayon, may isang tanong ako sa iyo. Yung lolang batang ito, bakit siya nagkakasakit minsan? Hindi mo nakikita ang kaluluwa niya. Pumasa pa lang dito. Eh, itong bata nito, salbahe na to. Ito? Anong sikreto ng bata nito laging bakit man? Kasi nakapasok ko na sa loob ng katawan niya, makikita mo siya eh. Ano ba? Tuwa na yung guy. Sige, ano ba? Sabi mo sa akin. Anong sikreto ng bata nito, bakit laging yung nagano? Bakit? Laging makulit siya? Tapos ano pa? Matamad, masungit siya. Salbahe to. Kaya ikaw, Emily. Tamad, masungit. Nag-aaral ba ito mabuti? Hindi. Hindi. Minsan lang. Minsan lang. Ikaw din yan. Ito ng tsikulata. Eh yan, nakikita mo yung batang yan? Mabait ba yan? Minsan. Aron! Minsan hindi. Tamad. Tamad siya. Maganda ba buhay niya sa panahon niya? Yayaman ba siya? Bakit mo nasabi? Nararamdaman mo? Eh yun, yung kinakausap mo, tinawag mo sa cellphone, maganda ba buhay niyan? Titigan mo at hawak kita. Konti. Madaldal siya. Hindi siya mabayit. Mabayit ba siya? Hindi. Minsan lang. Si Losa. Titigan mo maigil sa ganda ng taon niya. Makakalis mo ba siya ng abong? Makakalis siya? Kailan? Basta makakalis siya. Mabebenta ba yung bahay namin doon sa may ano, tinitira namin o hindi? Ayaw ng Panginoon? Dahil maraming taong pupunta ron? Madami kang malalaman. Salamat. Swerte ba? Ako. Swerte ba? Ito yung kapatid pinsan ni Dana. Dana yung nasulob ng katawan mo. Bilisan mo, hindi ka pwede tumagal sa katawan niya. Ano ang buhay niya nakikita mo? Magandang. Signa mo ang kanyang puso para madalas mo makita. Pansamantalang pinapahiram ka ng Amang Kristo ang iyong isipan at puso para makita mo ito. Yung kulang ng palihan. Anong buhay na kapalaran niya? Palagi lumalaya sa bahay. Uy, alam niya. Madaming lalaki. Mabait ba siya? Makakalini ako. Marami siya lalaki. Eh, yung lola ng batang yan. Kalita, tanong na pa. Anong kabala, anong buhay niya? Kailan matagal pa ba siya mamatay o mabubuhay? Matagal pang mamamatay. Yan. Kailangan mo po mabayot. Eh, yung kapatid ng batang ito, na yan, anong buhay niya sa hinaharap? Mabait. Walang kasalanan. Uy. Walang kasalanan. Ano nang awal? Ayaw ko mabait ang amo. Hindi yan ang kapatid mo. Tama yung sinabi ko sa'yo. Ay, lang ko yung ano, konting naman sinasabi. Last na lang, ito. Mabait. Kailan siya yayaman? Mayaman na yan. Hindi na, mamaya nakatabi nga lang yan eh. Salamat sa pinagbigyan mo ko sa mga sinasabi ko. Ay, sandali, tanong mo lang ako, mabaitaan mo ko. Kung aalis siya sa panahon nito, bubuksan ko ang iyong pangitain at isipan, pumingit ka. Ipinapahiram ko pansamantala si Rafael sa'yo at si Ella. Sumalib ka sa kanya at ipakita mo ang kapalaran ng baston. Ipakita mo ang ipinagkaloob sa iyo ng aking ama. Pansamantala lang, Panginoong Jesus, sa Amang Nazareno, humihingi lang po ako na pasintabi sa pangalan ni Jesus. Tingnan mo yung babaeng yon. Ano at mabait ba magiging kapalaran niya ng amo niya o pag-alis niya o hindi? Yung dati niya bang amo, hindi na. Diba? Sa papunta niya sa Macau, ilang araw siya bago siya makakuha ng amo. Ipapakita sa inyo ng baston niyan. Basta mabait na naman niya. Hindi niya sakop yun. Eto, sino ba to? Siya kung ano, tingnan mo yung puso niya. Kung kailan pa siya mamatay o may swerte pa siya sa buhay niya. May swerte pa siya? Matagal pa siya mamatay? Sino mas mauna sa kanila ng lola ng batang ito? Pinanaliban mo. Para alam na nila. Ito?
Siya? Wala na akong masasalot sa'yo. Ako, last lang sa ako. O, sige, nagtatanong sila, pagbigyan mo na sila ha, bago ka makasalaki. Pas, tanong mo ako, tanong mo. Huwag ka nang tatawag ng mga kaluluwa dun ha. Masama yun ha, tama lang isa ka lang ha, naintindihan mo? Kasi pag tumawag ka ng kaluluwa, baka pumasok sila ng pumasok dito. Tanong mo mag-asawa kong babae. Wala ka pag-asawa ba ito ng babae? Hindi. Ano na, galit siya. Galit sa'yo, babae ka. Eh yun. Mahabang buhay ko. Mahaba pa buhay niya? Sino unang mamamatay sa amin? Siya. Eh? Siyempre, magagamot siya niya. Ano yung magiging ano ko? Yan ang kapalaran ng batang yan. Yung kuya ng batang ito sinasanay ba mo? Anong kapalaran niya? Wala siya. Hindi mo mabasa. Kasi mabait siya. Ano mo nga lang? Ako mayaman ang amin. Ilang pantahong buhay. Ako! Last na lang to. Papayamin kita ng isip ko. Hindi niya kakayanin mahal. Kung ilang hanggang saan buhay na lang niya. Mga ilang taon? 10, 20, 15. Mapapakaramdaman mo yun. Hindi mo makikita yun. Mararamdaman mo lang. Hanggang kailan? Pa daw. Buha, sa 20 congrats. Years. 95? Oh, least, sa 20 po, years, hindi ka lalagpas, hindi ka kukulangin doon. Kasi ano niya lang yun eh. Karkulan niya lang. Oh, hindi niya sinasabing sa 20 years gano'n. Okay na. Akit ka na sa langit. Hiwalay ka na. Itong batang ito, pabaitin mo ha. Ikamusta mo ko kay Ella ha? Pati kay Iha ha? Gusto mo makita si Ella? Siya ang susundo sa'yo. Sinong gusto mo sumundo sa'yo? Si Rafael o si Ella? Si Ella, itaas mo yung kanang yung kamay mo. Pumikit ka. Huwag mong tingnan ng mga tao. Manda ka ha? Sa ngala ng ama, ng anak, pag binitawan ko itong pulso mo, aakyat ka ha? Sabi mo sa akin kung may anghel na nasa tabi mo ha? Kung ilan ha? Hindi ipapakita ng Diyos kung sinong bababa basta't makikita, mararamdaman mo lang siya sa pangalan ng ama, ng anak, kaya dami mong holy water. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, makas amin ka rin mo, sumbin na loob mo. Dito sa lupa ka ng salamat, hindi mo kami ng amin kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At kung kami kayong tulo sa pakso, at adya mo kami sa lahat ng masama. Siya yung mga. Pinatawag ko ang anghel na susundo sa katawan lupa ng batang ito. Yung ligaw na kaluluwa, sumalangit na huwag yung kaluluwa, bago kita banggitin ang Panginoon sa Kristo, ilan ang anghel sa paligid mo ang susundo sa'yo? Anong buhok ng dalawa? Babae sila, lalaki? Ano? Babae. Pera sila babae? Isang babae at isang lalaki? Ano yung isa? Anong buhok niya? Gano'n siya? Anong hawak niya? Cross. Babae. Bata pa siya? Eh yung lalaki, anong hawak niya? Cross din. Simbolo ng pag-ibig ng Diyos yun, ha? Umanda ka na. Bibitawan na kita, ha? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, umakyat ka nawa sa langit, sumalangit nawa ang iyong kaluluwa. Samahan mo na to, yung mga anghel na pinadala ng Panginoon sa Kristo. Siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, tinatawag ko sa Espiritu at Espiritu, si Dana, Princess Puson. Princess Puson, gumising ka sa pangalan ni Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, Amen. Gising.